Samantala, tiniyak naman ni AFP Brigadier General Restituto Padilla na magiging maingat at hindi lalabag sa karapatang pantao ang pakikibahagi ng militar sa operasyon kontra illegal na droga. Ang detalye alamin natin mula sa aming kasamang si Joy Gumatay, mag-uulat live. Joy! Princess, malaking hakbangin para sa Armed Forces of the Philippines ang pakikipagkasundo sa Philippine Drug Enforcement Agency, partikular sa bahagi sa mga operasyon kontra ilegal na droga sa bansa. Sa kasalukuyan kasi, Princess, na sa 125,000 lamang ang puwersa militar ng ating bansa na nangangalaga nga sa ayusan at katiwasayan sa lahat ng rehiyon sa Pilipinas. Pero binigyang diin ni AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla na hindi naman makakaapekto itong pakikibahagi nila sa illegal drug operations ng pamahalaan, lalo na sa kanilang pagbabantay sa mga war-inflicted community sa bansa. At piniliwanag pa kanina ni AFP spokesperson Padilla na walang dapat ipangamba ang publiko sa pakikibahagi ng militar dito sa anti-illegal drug operations dahil pideya pa rin ang mangunguna sa mga hakbangin. Makikibahagi lamang ang militar doon sa mga malawakang operasyon laban sa mga sindikato ng droga at walang magaganap na liliit na pagbisita sa mga barangay. Siniguro naman sa atin ni AFP spokesperson Padilla na well-trained yung kanilang mga ipapadalang sundalo dahil tulungan sila ng PIDEA para sa mga refreshment course kung papaano nga ba maksyon sa mga drug operations. Sa tigit sa lahat, hindi naman bago ang ganitong bagay sa ating AFP dahil nauna na silang makibahagi sa all-out war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pangunguna nga ng Joint Counterintelligence Task Force, NOAA, sa pagsisimula ng administrasyon. Sa ngayon, Princess, yan na muna ang ating pinakahuling ulat para sa PTV News, Joy Gumatay. Maraming salamat, Joy Gumatay.